Guten Tag. Makilala ko po by Dodgin King Saride. Guten Tag. My name is Janet Gruber. Is been known in Persig Diary Art. Is common aus den Philippinen. Is born in Muntinlupa City. Is preke Tagalog, English, I'm Bisyan Deutsch. Und meine Hobby sind Radfahren, Cooking, Persehen. My Beruf, ich bin Senior Accounting Buchhaltung von Beruf. Yun lang po. Ibig sabihin nyo, my name is Janet. My age is 49 years old. I'm here in the Philippines. Is bunin. Ibig sabihin nyo po yun, nasa Muntinlupa ako. Beruf is my work. Ich bin Buchhaltung Assistant Ben Beruf. Senior Accounting Assistant. And then my hobbies, ibig sabihin my hobbies is cooking, radfahren, biking, huren music hearing. Ayan, nadadala tuloy ako sa Deutsch. And then ayun po, yan po ang mga ibig sabihin po niyan sa mga sa Deutsch po. Yung pagpapakilala po. Kasama po yun sa ano, sa test na intake ko this year. Kung makaka-take po ako. Kasi, I think sarado po yung Goethe Institute sa Manila, sa Makati. Miss po yun sa, para makapasok po kayo ng Deutsch. Kung sakaling, ano po, ano lang kayo, is visiting, magbibisit lang po kayo sa German, hindi na po kailangan yon. Pero po dapat may show money po kayo doon. Sa pagtitira po kayo o bibisita sa mga kaibigan, sa visiting po, okay lang po. Pero kung titira po kayo at magtatrabaho doon, kailangan ng A1 exam po. Yun po. At hindi po kayo makaka-entry doon nung walang A1 exam. Dati po 60, sabi po ng friends ko sa Germany po, is 80%. Sana makapasa ako. Minsan po talaga tinatamad ako mag-aral ng Deutsch. Kasi po, talagang ubod ng hirap. Kumbaga, kung nag-aaral po kayo ng college, mas sigit po kailangan po aaral po na, mas dapat natutukan. Kung nag-aaral lang pa kayo 2 hours, then doble po ang pag-aaral doon. Kasi po, wala kayo kausap, kundi husband ko lang may kausap ko. Kaya lang minsan po, hindi po talaga, hindi ko po talaga, yung ibang words po, hindi ko maintindihan. So, I rather to go in Google para i-Google ko yung mga sinasabi niya po. Minsan nag-aaway na kami. Kasi po, bakit daw gano'n? Ang tagal-tagal na daw po. Sa bagay, andito pa rin po ako at ni anak ko. Kasi ang talagang ano ko, na pumunta doon, ang worried ko para pumunta doon, yun anak ko, maiiwan ko dito. Talagang sometimes maipapaisip ka kung okay bang anak mo, iwan mo. Even 19 years old at nasa age na siya ng ano, pagiging immature. Pero minsan talaga pag nagkakasakit, ako pa rin po talaga ang hinahanap niya. Kaya kinakabahan ako doon kasi pag pumunta ako po doon, hindi po kaagad ako makakabalik na once na sinabi ng anak ko na uwi ka dito, baka ma-ban po ako. Kasi napakahigpit po ang embassy po ng Germany. Pag pumunta po kayo embassy o kaya may certain po na
magpapalagpo kayo doon sa kanila or magpapa-schedule kayo sa kanila for interview, tapos hindi mo kinansel, hindi ka na po bibigyan ng chance na, i-accommodate nila. Talaga pong banned ka na doon sa German Embassy po. Ganun talaga kahigpit sila. Lalo na po sa mga ano nila. Tayo po yung nakalink sa kanila. Nakalink sa Embassy ng Germany doon sa mismo Deutsch sa German po. Kaya po, kung manluloko kayo, mandadaya kayo, eh, mababant po kayo kasi may nare-recognize po nila. Okay na po. Mag-work na po ako. Baka hinihintay ako. Naka-access ako sa US. So, makikita nila kung nag-work ka o hindi. So, bye na po. Sa susunod na lang po ulit, mag-ano po tayo. Magtuturoan sa Deutsch para po ma-review din po ako. Para dagdag kaalaman po din para sa inyo. Salamat po. Tschüss. Bye.